Ayan mga Lodi Bells and Lodi Geeks, magandang araw sa ating lahat. So guys, ito tuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-install or mag-download ng Kabal Mobile Thailand sa inyong phone. Okay? So guys, ang gamit ko ngayon, naka-emulator ako. Same lang naman siya sa phone. Kung ano yung gagawin ko dito sa emulator ko, same lang po yung kailangan ninyong gawin sa inyong mga phone para ma-install si Kabal Mobile Thailand. And take note guys, Kabal Mobile Thailand is 70% English na po. And no need na po ng English patch kasi yung 70% English na yon is default settings or default language na ni Kabal Mobile Thailand. So ganito lang po yung kailangan ninyong gawin mga Lodibels. Punta lang kayo sa browser ninyo, Google Chrome or browser, ganito. Tapos after ninyong makapunta dyan guys, search nyo lamang APK Pure. Okay? So, pagka-search ninyo guys, ganito yung lalabas. Oh, makikita nyo sa screen ninyo yan, sa browser ninyo. Kung gamit ninyo Google Chrome or browser guys, ganito yung lalabas. So pag lumabas na yan, click nyo lamang yung APK Pure app. Click nyo lang yan siya para ma-download ninyo yung app ng APK Pure. Tapos click nyo yung download. Click nyo lang yan yung ads na to. X nyo lang. Hintayin nyo lang natin kasi downloading naman na siya. 17.6 MB. Take note guys, itong APK Pure na po yung pinaka gagawin natin parang alternate sa Google Play Store. Kasi wala pong sa Google Play Store yung Kabal Mobile Thailand. Or sabihin natin meron naman kaso medyo complicated siya. And many players din kasi nakaka-experience ng kahit ginagawa na nila yung mga instruction natin para lumabas sa Play Store si Kabal Mobile Thailand, eh ganoon pa rin, wala pa rin lumalabas. Kaya ito yung pinaka the best way using APK Pure app. Yan, after natin ma-download, nakita nyo naman na-download na natin. Click nyo lang siya, install. Yan, done na. Tapos na agad, di ba? So after nun guys, nandito na siya, makikita ninyo sa inyong home screen ng inyong phone or yung nasa isa sa app na siya ng inyong phone. Tapos na siyang ma-install. Open nyo lang APK Pure app guys. Tain lang natin. Madali yung dito guys. Tapos allow lang natin. Allow. Then type natin dito Kabal M. Kabal M. Then meron na agad. Wala pa akong ano nyan guys. Wala pa akong VPN ha. Di pa ako nagko-collect sa VPN. Ito po yung logo ng Kabal M mismo. Okay. Kabal M. Ayan po. Install lang natin siya. Kabal M must download as been added to download to the download list. Okay. Ito natin 3%. Wait lang natin siya guys matapos mag-download. Tapos madadirect naman siya ng install na agad. And guys, ito yung pinakamaganda sa APK Pure. Kasi si Kabal Mobile Thailand, madalas din siya nag-update every Monday ba yun? Or Thursday, every Thursday pala. Every Thursday nag-update siya Philippine time 12 afternoon hanggang 4 PM. So yun yung madalas niyang update lang. Yun yung parang tinatawag nating maintenance. Kailangan kasi ng maintenance guys para syempre mas maging okay yung game. And ang kagandahan dito kay APK Pure, pag nagkaroon ng maintenance and then nagkaroon ng update sa mismong application ng Kabal Mobile Thailand, ito lang yung gagamitin din natin APK Pure. May lalabas na agad dito nun update. So kung na-experience ninyo guys ngayon kasi February 8, so far guys may mga nagme-message pa rin sa atin sa page natin guys regarding dun sa mga naglalaro na Kabal Mobile player na mayroong naglo-loading sa kanilang screen sa harapan nila tapos pag nagtatype sila na nadi-disconnect sila. So ang ibig sabihin nun guys, kailangan mong mag-update ng Kabal Mobile application mismo sa iyong phone. So para mag-update nun guys, same lang din yung procedure. Kailangan mo lang din magkaroon ng APK Pure na app. Tapos update mo lang siya guys, lalabas dito update. Okay? Sundan nyo lang yung procedure natin guys. Ito yung pinakamadali. Okay? After natin ma-download, ayan lalabas to. Kabal Mobile, do you want to install this? Siyempre install. Tatayo bang pwedeng gawin dyan? Kailangan natin yun, di ba? Tapos ayan na. Done na. Click mo lang yung done. Okay na. Tapos punta ka na agad sa iyong home. Sa iyong home screen. Hanapin mo yung Kabal Mobile app ito. Hanapin mo yan siya. Tapos click mo lang. Open mo siya. Okay guys, huwag muna kayong mag-VPN na kasi mag-update to.
mag-update na si Cabal Mobile. Yan, kung makikita niyo may 1,508 MB. First update niya lang 'yan. Yung sunod na update diyan nasa 4 gig na lang mga lods. 4,000 plus. So ayan. Ganun lang siya ka simple guys. After ninyong ma-update ito. So ano na lang natin? Let's assume na lang guys na tapos na tayo mag-update. So after mo mag-update, i-close mo na yung app. Close mo na yung app. Tapos punta ka sa Play Store, Google Play Store mismo, punta ka. Kailangan mo na ng VPN. O ayan, wala tayong ano dito sa Play Store. Punta tayo diyan. Kailangan ko mag-login eh. So same lang din naman guys, itong mga VPN na hanapin ko, ito lang naman yung pwede ninyong gamitin or ito yung pinaka most suggested VPN ng mga players natin guys. So ako kasi yung ginagamit ko is madalas ngayon BBVPN. Ayan, ito yung logo niya, BBVPN. Install lang natin guys. Okay. Ito yung madalas kong ginagamit. And then bukod kay BBVPN, ginagamit ko din si ano, Kiwi. Kiwi VPN. So guys, kailangan nyo rin maraming VPN guys. Hanapin nyo to yung may ano, 2020 sa ilalim. Install nyo lang din. Then ano pa ba? Kiwi VPN. Ayan yung tatlong VPN na madalas kong ginagamit guys. Lumabas na si BBVPN, tapos na siyang ma-download, install lang natin sa ating phone. Done. Tapos ayan, Kiki VPN. Install lang natin, Kiki. Okay. So ayan guys, mga downloading na yung mga ano natin, game natin, ay mga VPN natin. Ayan yung mga tatlong VPN na ginagamit ko. And nga pala, kalimutan ko, si Solo. Solo VPN. Ito yung isa sa mga ano ko. Isa sa mga ano ba tawag nun? Savior kumbaga. Kasi pagkawala na talaga ako yung mga magamit guys, no choice. Nagso-solo VPN ako. So yan yung mga VPN na yung apat na yan, yun yung most VPN na ginagamit ko guys. Install nyo lang. And after ninyo ma-install yung mga VPN guys, balik na kayo sa home screen ninyo yung mga na-install ninyong VPN. Try na ninyong kumunik. So, gagamitin ko ngayon yung BBVPN. BBVPN, marami lang tong ads, pero worth it naman siya. Solo, tapos na natin install. Mas maano kasi si BBVPN, marami siyang ads na lumalabas, pero worth it din naman siya for me ha. Saka remember guys, take note na lang din na yung mga VPN po is siyempre, nakadepende pa rin sa iyong connection and then sa iyong location. So, may mga VPN kasi na okay sa akin, tapos sa ibang player hindi. May mga VPN din naman na okay sa kanila, tapos sa akin hindi. Kaya ako sinasuggest na mas marami kang VPN na alternate or naka-reserve para just in case magloko yung isang VPN, may magagamit ka pa. Hindi yung naka-steady ka doon sa isang VPN. Huwag mong gawing jowa na kailangan loyal ka. Dapat sa VPN, hanggat meron kang space, gamitin mo talaga. Okay, gets mo mga lads? Gets nyo ba yun? Huwag nyong ituring na jowa yan. Kaya kailangan nyo talaga ng ano, kailangan nyo maging timer sa VPN. Tanggapin nyo na yung katotohanan. Kung sa jowa loyal ka, sa VPN, maging timer ka na. Mas okay yun. Uy, ba't mag-Google Play Store? Ayan. So, connect lang natin, BBVPN. So, ayan. Scroll down lang natin. Ito. Dito ako madalas kumukunik. Kung makikita nyo, 1, 2, 3, 4, 5. Lima yung server niya. Dito ako madalas sa dalawang to. Second to the last, tsaka sa last. So, dito ako madalas sa dalawang yan. Kunik mo natin doon sa second to the last. Hintayin nyo lang lagi matapos yung ads, guys. Kompletuhin ninyo. Okay, ulitin ko ulit, guys. Kung paano ko ini-install dito sa aking emulator, same lang po siya yung procedure na pag-install or pag-download ng Cabal Mobile Thailand sa iyong mga phone. Okay, and most suggested ko talaga na phone, dapat mas maganda 4GB RAM na phone yung inyong gamit. Mas okay po siya guys. Okay, so yan, natapos na natin yung ads. Connect na lang natin siya. Okay, tapos pag nag-request ng connection request, okay mo lang din. Okay lang ulit natin. Ayan, free VPN lang yung magagamitin natin guys. Kung kaya ninyo mag-afford ng paid VPN, why not, di ba? I-try natin.
mas okay yun. So after natin kumonect dito sa VPN, guys, after natin dito, di ba natapos na natin mag-update. So after na natin mag-update, uy, ayaw kumonect. Ayaw nyo mag-connect. Punta tayo sa settings ng phone natin. Di ba kamamaya kailangan ng lock screen. Pero kailangan ko talaga ng Google account. Baka kailangan ko talaga ng Google Play Store. Ipakita mo siya ang mundo. Pasakit may kasalanan ko. Password na lang. Password na lang. Ah, mali. PIN. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tingnan lang natin. I-BBPin, balik tayo sa kanya. Connect ulit natin. So, yun guys. After natin ma-update yung kabal game, sa in-game mismo, tapos, after nun ma-update, nag-close tayo ng app, and then, nag-download tayo ng VPN. Tapos, kumonect tayo sa Thailand server. So, yun lang naman guys. Yun lang naman yung procedure niya para makapaglaro ka ng Kabal Mobile Thailand. And, syempre, ma-download mo yung Kabal Mobile Thailand, guys. So, ayan. Kasi medyo matagal mag-update to. 4GB plus siya. And then, kailangan ko talaga mag-connect sa Play Store. Kailangan ko talaga mag-sign in. So, ayan. Simpleng-simple lang siya, guys. I hope na sana magawa na rin natin. And, support natin yung game natin, guys. Kabal Mobile Thailand. Just in case na may mga katanungan kayo, guys, feel free to ask question, i-comment nyo lang sa baba. And syempre guys, maraming maraming salamat sa inyong solid na suporta. Okay? Mga laudibles na rin dyan, laudy cakes, huwag kayong mahiya, i-share na natin to sa mga kaibigan natin para makalaro na rin sila ng Kabal Mobile Thailand. Syempre guys, don't forget, I hit yung follow dyan sa button natin guys. Papalo na rin po ako sa page natin and pa-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Thank you very much guys. This is A. Thank you. Keep safe. God bless. Happy gaming and chill farming. Bye-bye.